Hi, I'm Renz, and this is my pet, Mirin. I first saw them po, yung mga giant poodle sa random internet videos. Sila yung nag-viral na mga dogs na parang teddy bears na kinakarga sa ibang bansa. So yung first giant poodle ko po, in-import po namin siya from China. Yung giant poodles po kasi, they are known to be family dogs. So they are good with kids, they are good with other dogs. Tapos loyal sila and malambing. Yung mga poodles kasi, they are really friendly. So they also like to play a lot. So maaliw ka rin eh kapag kasama mo sila. Important din na malaman ng tao kasi marami talagang na cute-cutean sa kanila. Pero baka kasi pag nag-acquire sila, then magulat sila sa demands pala ng aso. So one particular demand of a giant poodle is yung grooming nila, especially yung fur nila. Fur, you have to brush them every day kasi nagmamating or nagbubuhol-buhol yung buhok nila. They are really active dogs, so dapat may time ka rin to walk them or to engage them in physical activities. Ang maganda po kasi sa poodles is that they are actually the second smartest breed. Yung mga basic obedience na tricks, nagagawa naman nila agad. So, tsatsagain lang ka. Plus yung diet pa nila, since they are large breed, mas marami rin yung food na kinokonsume nila. Mayroong dog food, then binibigyan din po namin sila ng rice, then yung source ng protein po iba-iba. Meron po for their fur para ma-maintain po yung mahaba nilang fur tsaka yung makintab. Meron pong mga iniinom na supplements and vitamins. Because of their fur, medyo hirap sila sa temperature ng country natin. Pero not so much naman kasi they are hunting dong. So, sanay sila sa labas. So, I guess nakakatulong yun para matolerate nila yung temperature ng dito sa bansa natin. Pero nakaka-adjust din naman sila. Except lang siguro yun sa mga sobrang init. So, doon lang sila kailangan ilagay sa air condition room or ano. Pero most of the time, kaya naman po nila. So, ngayon kasi yung mga giant poodles talaga, medyo rare pa sila dito sa country natin. So, if gusto mo mag-acquire, most likely you have to import. And yung pag-i-import, medyo nakakadagdag siya sa presyo. So, yung price range of a giant poodle or a standard poodle now actually ranges from 250,000 up to 1,000,000. So yung mga island born naman or yung mga dito pinanganak sa Philippines nagre-range siya to 150 to 200,000. Si Miri naman po pregnant siya ngayon, so we're expecting 9 puppies naman sa kanya. Once again, I'm Renz and this is my pet Mirin for Pet Talk. Good morning, Kuya!